Guys, naranasan nyo na ba nasa gitna ng inyong biyahe e bigla na lang titirik ang inyong sasakyan? Tapos ayaw niyang mag-start. Kailangan nyo pang palamigin yung makina para lang mag-start yung inyong sasakyan. So sa video na to guys, ituturo ko sa inyo kung ano yung dahilan. Bakit yung nangyayari? Tsaka ano yung solusyon na pwede nyong gawin para hindi na maulit na sa gitna ng biyahe ay tumitirik ang inyong sasakyan. So panoorin nyo lang guys ang video natin na ito. Example ko sa inyo sa sasakyan for today is itong ating owner type jeep. Okay, so kapag naranasan nyo guys na yung biyahe nga ninyo is habang bumabiyahe bigla namatay tapos ayaw niya mag-start, kailangan nyo pang palamigin yung inyong makina para lang mag-start siya. Actually guys, hindi makina nyo ang nagkakaproblema. Kung nakita nyo naman sa temperature gauge na hindi naman siya nag-overheat, so probably hindi makina nyo ang problema. Okay, so dito sa ating engine bay, meron tayong tinatawag na ignition coil. So sa mga older types na masasakyan, carbureted type pa kasi ito. Ito yung ignition coil natin. Itong mukhang bote na ito na nasa gilid ng ating sasakyan. Ang ignition coil natin, kasi alam natin lahat na ang ating sasakyan 12 volts lang. So ating mga spark plug guys, hindi yan mag-create ng spark o hindi yan makakapag create ng electricity kung 12 volts lang ang kanyang power. So ang ginagawa na ignition coil guys, from 12 volts, kinoconvert niya ang power, kinagawa niya 20,000 volts pataas. Kasi ang mga spark plug natin mga boss, magkikreate lang yan ng spark kapag nasupplyan siya ng 20,000 volts pataas. Okay? Since nabanggit ko kanina na ignition coil natin yung nagbabato ng kuryente sa ating spark plug mga boss, yan din yung isa sa posibleng dahilan kung bakit tumirik ang inyong sasakyan. Kapag tumirik ang sasakyan nyo guys, una nyo gawin. Buksan nyo yung hood, hipuin nyo yung ignition coil. Ang ignition coil, literal na umiinit yan. Kasi syempre electronic component yan. And next type, next thing is mainit kasi dito sa engine bay natin. Na-absorb niya yung init. So literal na mainit yan. Pero hindi siya kasing init ng makina. Hindi siya kasing init ng radiator. Na pag hinawakan nyo ang radiator galing sa biyahe, mapapasok kayo. Ang ignition coil kahit hawakan nyo yan, dapat makakaramdam lang kayo ng warm. Pero hindi kayo mapapaso. So kapag napapaso kayo, ibig sabihin nag-overheat yung ignition coil. At yun yung reason kung bakit tumirik ang inyong sasakyan. Okay, so anong gagawin nyo kapag kayo nangyari yun? Kumuha kayo ng basahan. Kumuha kayo ng tubig, basahin nyo yung basahan. Tapos ipunas-punas nyo sa radiator para matulungan siya lumamig. Para makapagpa-start kayo kaagad. Tapos pag uwi ninyo sa bahay, meron kayong kailangan gawin para hindi na maulit yung nangyaring experience ninyo sa inyong mga sasakyan. Ang tawag dito guys is ballast resistor. So ikinakabit ito sa ating mga ignition coil para bawasan yung boltahin dumadaloy sa kanya. For example, 12 volts ang ating sasakyan. So ang gagawin niya, kapag nagkabit tayo ng ballast resistor, gagawin niya lang 9 volts. Okay, para hindi mag-overheat yung ating ignition coil. So may mga ignition coil guys na hindi nyo na kailangan gamitan ng ballast resistor. Meron din naman mga ignition coil na specifically nilalagay naman na kailangan lagyan ng ballast resistor. Okay, so sa case ng ignition coil ko, wala na kasing sticker. Syempre old model na yan. Meron pa ako rito isa. Ayan, so Nippon Denso rin to. May indication siya, may mga nakasulat siya before, pero since marumi na siya, tsaka nabura na yung mismong mga nakasulat, hindi na natin, ayan, para may nakikita ko rito, external resistor. Probably kailangan may naka-install na external resistor. Ito, may mga nakasulat naman yan, na kailangan, pag in-install nyo ignition coil, is may nakalagay na install with external resistor. Kagaya nito. Ito, so meron akong circuit dito. Makikita nyo itong ignition coil na to. Use, nakalagay use with external resistor. So kapag kinabit nyo to sa inyong mga sasakyan, tapos hindi kayo gumamit ng resistor, malaki yung possibility mga boss na sa biyahe ninyo is bigla na lang kayong titirik kasi nag-overheat itong ating ignition coil. Okay? So, since may nakalagay siya na use with external resistor, kakabitan natin siya nito. Ngayon, paano ba ikabit ang resistor? Okay, napakadali lang guys. Makikita nyo, dalawa lang naman ang terminal niyan. Papakita ko sa inyo sa video na to kung paano tayo magkakabit ng resistor. Dito sa ignition coil natin, may dalawang terminal. Isang positive tsaka isang negative. So, natakpan lang sila nung
connection, pero positive to, ito yung aking negative. Ayun yung negative, may kita nyo. Okay, so ang gagawin ninyo, itong wire na to kasi, disregard nyo yung relay guys ha. Hindi lahat ng sasakyan is merong relay katabi ng ignition coil. Naglagay lang ako nyan kasi meron akong remote control dito sa aking owner type jeep na napapastart ko itong aking makina gamit ng remote control katulad ng nasa video. Ayan. Okay, so ang gagawin nyo ngayon para ma-install itong ating resistor, since may kabita naman itong aking ignition coil, kakabit ko lang yan dyan. Pero bago ko siya ikabit, iaano ko muna, papakita ko muna sa inyo yung connection para makita nyo. Since ito yung galing sa ating ignition switch, galing to, itong gas nasa positive terminal ng ating ignition coil, galing to sa ignition switch. Okay, so nagkaka-power to once na naka-turn on na to ignition position yung ating ignition switch. O yan yung wire na tatanggalin natin yan nasa positive terminal ng ignition coil. Tanggalin nyo lang yan. Yan lang itatanggalin nyo. Huwag nyo tanggalin yung isa kasi itong isang to, kung ite-trace nyo yan, papunta yan dito sa ating distributor. Okay, so huwag nyo tatanggalin yan. Okay, next thing na gagawin nyo, yung wire na galing sa ating ignition switch, ikabit nyo sa resistor, sa isang terminal ng resistor natin. Yan. Okay. Tapos, yung isang terminal niya, since meron ng kasamang wire, yun ngayon yung ikakabit natin sa positive terminal nitong ignition coil natin. Okay. So, yung mga resistor guys, since resistor yan, wala yung polarity. So, hindi nyo kailangan mangamba na mapagbaliktad nyo kahit na alin dyan yung side na ikakabit nyo. Kahit dito nyo ikabit yung galing sa ignition switch, tapos ito yung ikakabit nyo papunta rito sa distribute, ay sa ignition coil, walang problema yun. Walang polarity ang mga resistor. Okay. Tapos, ilagay nyo na yung nut. Ayan. Ayan. Tapos, sisikipan nyo lang. Ayan. So, kapag naikabit na natin yung ating resistor, start nyo yung makina natin, try nyo kapag mapapastart nyo na, tapos mag-test drive kayo tulad ng mga driving na ginagawa ninyo noon. Tapos check nyo kung masyado pang iinit ang ating ignition coil. Pero dapat hindi na siya iinit kasi ito, yung warm na lang yung mararamdaman yung temperature sa kanya, pero itong resistor natin, dyan yun ang mararamdaman yung init niya mismo. Okay, so ang ginagawa ng resistor mga boss, tulad na sabi ko kanina, pinabababa niya yung voltahe na dumadaloy sa ating mga ignition coil. So for example, ito tulad nito, 12 volts, di ba? Ginagawa niyang 9 volts lang yan kasi itong ignition coil na to is kaya namang mag-start at magpa-andar ng ating sasakyan ng 9 volts lang. Kasi kung 12 volts naman siya aandar nang wala siyang resistor, oil filled ang ignition coil na to. So habang tumatagal, yung oil na nasa loob umiinit, kumukulo. So kapag nag-overheat ngayon, mamamatay ang ating makina kasi mawawala ng supply ng kuryente. Titigil sa pagbato ng kuryente itong ating ignition coil dun sa ating mga spark plug. Okay? So napaka-basic ng trabaho ng ating resistor, pero napakalaking bagay na alam nyo kapag ka ang ignition coil nyo ay kailangan may nakakabit na resistor o wala. Okay? So maraming salamat guys. Basta pag basta na experience niyo na bigla na lang tumirik ang inyong makina, tapos kailangan niyo pang palamigin ang sasakyan bago siya mag-start ulit, malaking possibility na nasa ignition coil niyo yung problema. Kapag hindi na solusyunan yung problema niyo na nagkabit na kayo ng resistor pero ganun pa rin ang nangyayari, maaaring yung ignition coil niyo is pasira na. Okay, so at least
Bago kayo bumili ng ignition coil, sinubukan nyo muna magkabit ng resistor na halagang 50 pesos. Ang mga ignition coil kasi na katulad nito, na original, nasa 1,000 plus. Yan. And guys, so maraming salamat sa inyong panonood. At sana'y na bigyan ko kayo ng konting tip kung ano bang gagawin niyo pagka biglang namamatay ang inyong mga sasakyan habang kayo'y nasa biyahe. Okay? Maraming salamat guys at sana'y nagustuhan yung ating video ngayon. At kita-kita po tayo sa susunod pang video ni Jeep Doctor.